tricky kung paano ka magiging successful at makukuha yung time and financial freedom. Okay, ano-ano yung mga yun? Okay, una nakikita mo dito sa ating screen. Okay, yan yung tinatawag na mindset. Yan kasi napaka-importante kung gusto mong maging successful. Kailangan inuuna muna natin yung mindset. Nandyan yung mga limiting beliefs. Okay, yung mga maling paniniwala na kung saan yun yung pipigil sa'yo para hindi mo makuha yung goals mo. Dahil kapag na-apektuhan ka ng limiting beliefs nito, ito yung example na mahirap kitain yung pera, money can't buy happiness, okay, yung money is a root of evil, yun yung paniniwala mo, kaya naman, na ang hirap yumaman, swerte-swerte lang sa pagyaman, yun yung pipigil sa'yo para hindi ka maging successful. Kaya kailangan, baguhin muna natin at nandun yun sa mindset natin. Kailangan mabasag yung mga yan para tuloy-tuloy ka magkakaroon ng results sa business mo. And then, goal settings. Kailangan, alam mo kung anong goals mo. Okay. Hindi pwede na meron kang gusto mo maging successful pero hindi mo alam kung ano yung mga bagay na gusto mo ma-achieve, ano yung mga ginogol mo, yung mga dreams na hindi mo alam. Kailangan alam mo yun. Dahil kapag alam mo yun, magkakaroon ka ng clarity at linaw kung bakit ka pumasok sa business. Okay. Kaya magkakadoktong yan. Limiting beliefs, goal settings, clarity, at papasok na yung purpose mo kung bakit gusto mong makuha yung time and financial freedom. Kaya unang-una na kailangan mo para ka maging successful, yung mindset muna. Kapag okay na yung mindset, tama na yung mindset, next naman na kailangan mo, itong skill set. Okay, itong skill set na to. Itong skill set na to, ito yung gagamitin mo para maging successful lalo yung business na ginagawa mo ngayon. Ano ba example niyan? Attraction. Ang ibig sabihin lang niyan, magagawa mo ma-magnet yung mga dream customer, yung mga dream customer mo sa business mo, kahit ang pang-product, services, business opportunity mo. Kapag namamagnet mo sila, okay, napakadali na yung tinatawag na closing skills. Kung paano mo lang sila i-interviewin, yung mga kusang lumapit sa'yo para ma-convert mo into sales. FB ads, gagamit ka ng Facebook ads para mas marami ma-attract mo at yung ma-close mo into sales. Ngayon, ano pa yung skills na kailangan mo? Yung panel creation. Ito naman, kung ayaw mo na ikaw mismo yung kumakausap sa chat, sa audio call, video call, ang mag-close na yung panel or yung sales process or yung marketing panel. At kapag meron kang mga skills na yan, magiging madali na kung ano man yung business na papasukin mo at yun yung skill set or kung ano man yung business na ginagawa mo, yun yung vehicle. Kung nasa real estate ka, gagamitin mo yung tamang mindset, tamang skill set. Nasa network marketing ka, e-commerce, digital marketing, online marketing, affiliate marketing, yan yung mga vehicle na meron ka na ngayon. Okay, kaya yan yung tatlong key na kailangan mo kung paano makuha yung time and financial freedom. Una, kailangan meron kang tamang mindset. Kapag meron ka ng tamang mindset, meron ka dapat skill set. Saan mo gagamitin yung skill set na yan? Sa business mo, yung vehicle, yung sasakyan, papunta sa mga pangarap mo. At yun yung, kung nasa real estate ka, network marketing, e-commerce, digital marketing, yan yung tatlong key na kailangan mo kung gusto mo makuha yung time and financial freedom. Kaya mamaya, meron akong gagawin na free online class. Okay? Dahil kung ikaw ay may tama ng vehicle, okay na yun. Okay, tuloy mo na yung vehicle na ginagawa mo. Ang kailangan mo na lang masterin dito, yung tamang mindset at yung tamang skill set. Okay, kapag meron ka na itong dalawa na to, ito kasi existing mo na to eh, meron ka na ito eh. Doon mo na makukuha yung time and financial freedom. Kaya gawin mo, mag-comment ka ng yes dito sa video na to, para isama kita din sa private pre-online class mamaya. Magkita-kita tayo. Once again, my name is Angel Sonsa. See you in the next video.